ang Festival 75 Vivo Mariano! Tinig ng Diyos, ating pakinggan. Gabay ng simbahan, ating kailangan. Payo't serbisyo, ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Naririto naman po ang palatuntunan ng kapanalig sa DCRH. At sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. And of course, kasama ko lagi si Brother Ed. Magandang sa iyo, Brother Ed. Gandang gabi, Father Bong. Gandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. June 16, 2024, mas maaga kami ni Father Bong by 30 minutes. Ayun. Nasabing kita, nabanggit na po ni Brother Ed na mas maaga kami. Pero pareho pa din, isang oras pa din hanggang 8:30, mga kapanalig. Mga kapanalig, hindi makikita ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa agad-agad agarang resulta o mga kagulat-gulat na pagbabago. Makikita ito sa pagtugon natin sa Diyos, bunsod ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung magiging bukas tayo sa Kanya at sa Kanyang kagandahang loob, magiging instrumento tayo ng pagbabago. Taglay ang kababaang loob, maaari tayong maging mga aktibo at epektibong tagapagtayo ng kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos ang dapat po, mga kapanalig, itayo ngayon at lalong-lalo na ito ang ating parabagang goal, ang kaharian ng Diyos. Sa dulo nito po, ang kaharian ng Diyos na walang katapusan. The kingdom of God will be our goal in heaven. So ngayon po mga kapanalig, bago tayo po magpatuloy sa ating palatuntunan, tayo muna po'y manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan po mga kapanalig, ang ating pambungad na panalangin. At ngayon, agad natin pakinggan ang unang pagbasa. Ito po'y hango sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 17, taluntod o versikulo 22 hanggat 24. Pakinggan po natin mga kapanalig. Brother Ed. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong na sidro at aking iaayos. At kukunin ko yaong pinakamura na pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sidro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa
yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, dito po sa unang pagbasa, inihalin tulad ni Propeta Ezekiel sa paglago ng usbong ng sedro ang pagbabalik ng Israel sa lupang pangako. Gagamitin din po ni Jesus ang simbolong ito sa paglago ng paghahari ng Diyos sa ating piling. So naririyan po, kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin kong iyong pinakamura ng pinakamataas na sanga. So ganito po ang parabagang binibigay ng Panginoon na tayong lahat ay mahalaga. Subalit, tayo dapat ang maging mga witnesses sa ganitong pangako ng Panginoon na ang pangako niya ay a pangako po prosperity to the spirited exiles in Babylon. Para baga, pinangakoan ng Panginoon, mayroong magandang kinabukasan ang darating sa inyo kung maniniwala lamang kayo. Kaya po mga kapanalig, lahat tayo ay mayroon mga challenges na ating haharapin. Ang mahalaga ay huwag tayo mawalan ng pag-asa. Sa ganyan po, mga kapanalig, tayong lahat ay magiging mga tagapagbalita ng kabutihan ng Panginoon. Ang oras po natin, mga kapanalig, ay 44 minutes after 8 in the evening. RH number 1. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing base, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste, ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kinta na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi. Laundry day na naman. Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS.
isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MVC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MVC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng unique toothpaste, Bright Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Sa tingin ko, inubog ako ng DZRH sa pamamagitan ng pagharap ko sa iba't ibang klase ng tao, lalo na sa industriyang ito na hindi naman na bago sa akin, pero mula pagkabata, nakikita ko na yung mga tao sa radyo, sa TV, kung paano nila nakukuha yung confidence na meron sila kapag humaharap sila sa camera. At nung nandito na ako, natutunan ko sa DZRH yung mga bagay na paano ba ako dapat humarap sa camera. Yung pala hindi lang ganun yun. Kailangan kaakibat nun yung pagtitiwala sa'yo ng tao, ng mga nakikinig sa'yo, sa pamamagitan din ng mga sinasabi mo. Kaya more on facts, lahat nakabase sa katotohanan. Ako po si Yuel Reyes ng DZRH, bumabati sa ating himpilan sa 85 taon nito. Ang selebrasyon. Nagbabalik ang ating kasama at kapanaling, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, napakinggan po ninyo ang unang pagbasa at ang tugon po nito ay maririnig po natin sa Salmong Tugunan, itong Psalm 91. Ano po itong Psalm 91? Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay parang mga sedro. Kahoy sa Lebano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patutuo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. So yan po ang Salmong Tugunan, yung tugon po sa unang pagbasa. Mga kapanalig, bako po tayo dumako sa kalawang pagbasa, brother, may natanggap ka na bang mga text messages? Yes, Father Bong, karamihan ay Happy Father's Day. Mm-hmm. Katulad ni Marquilo Paredes dito sa atin YouTube. Mm-hmm. Happy Father's Day. Ray Duque, Happy Father's Day. Albert Santos, Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Also sa ating FB Live, thank you very much kay Eduardo Narvaez. Good evening, kapanalig, sabi niya. At saka si Mampay Rodriguez. Thank you, Mampay, for watching with us. Mm-hmm. Si Anthony Abrinica, good evening. At si Nelson Malinao. Mm-hmm. Good evening, Father Bong, Brother Ed, watching from Virginia. Mm-hmm. At sa FB Live, si Joseph Cabrera. Blessed Sunday, Father Bong, Brother Red. Please include me and my family sa mga prayers. God bless both of you. Ayun, mga kapanalig. Napakinggan po ninyo yung mga sa atin ay nakikinig at nanonood
Dahil po tayo ay napapanood din sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol TV System at iba pa po, mga kapanalig. Ngayon, dadako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ho, mga kapanalig, ay hango sa liham ni San Pablo sa mga taga Corinto. Ikalawang liham ni San Pablo sa mga taga Corinto, kabanata ikalima, versikulo o taludtod ika-anim hanggat ika-sampo. Kayan po mga kapanalig, atin ang pakinggan ang ikalawang pagbasa. Brethren, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito at doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po sa ikalawang pagbasa, pinalalakas ni San Pablo ang loob ng mga taga Corinto. Sa gitna ng mga pagsubok at gaguluhan, hindi siya nasisiraan ng loob sapagkat buo ang tiwala niya kay Kristo. Tiwala niya kay Kristo. Bakit ho? Sabi dito, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. So hindi ba ho po, mga kapanalig, napakahalaga ang ating gawain sa araw-araw. Dito po masusugob kung malakas nga ang ating paniniwala sa Panginoon. Sapagkat, sabi niya, kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ni San Pablo, no? Dahil sa kanyang mga dinanas na hirap at sakit sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Tayo ba, mga kapanalig, ay handa na harapin o haharap sa hukuman ni Kristo? Kung ang paniniwala natin ay buo, talagang ang ating paniniwala ay gagantihan ng Panginoon ng mas marami pang kaloob na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tandaan natin po na ang Diyos is a God of love. That's why nga, if we say that God is love, we cannot say God is faith. Hindi, sa atin ho yan ang pananampalataya. Pero ang Diyos is love. But since we have been created according to the image of God, then there is that binhi na love sa ating buhay, sa ating pag-iisip, sa ating puso, at sa ating katawan. Naririyan po ang pag-ibig ng Diyos.
para sa ating lahat. Kaya nga, tayong lahat ay inaanyayahan muli ng Panginoon dito sa ikalawang pagbasa na namumuhay tayo sa pananalig sa Diyos gaya ni San Pablo. Hindi sa mga bagay na nakikita, okay? Dahil iyong mga nakikita ay passing yan. It will collapse later. Ang nakikita mo, afterwards, iyan ay mamamatay. Pero, yung binhi na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay, hindi. Hindi natin maunawaan kaagad, pero dahan-dahan may mga talinghaga na ipapadama sa atin ng Panginoon. Ito po ay manggagaling sa mabuting balita mamaya-maya. Kaya ho, mga kapanalig, tayong lahat ay pinalalakas. Dapat sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan, hindi tayo dapat nasisiraan ng loob. Bakit ho? Sapagkat kung buo ang tiwala natin kay Kristo, tayo ay magiging mga tapat na mga tagasunod at tagapagtayo ng kaharian ng Diyos. Ngayon na, dahan-dahan, pero lalago ang kaharian ng Diyos sa ating pamilya, sa ating community, at lalong-lalo na sa ating lipunan. So yan po mga kapanalig, at ang oras natin ngayon, our time now is 59 minutes after 7 in the evening. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang bawat tagumpay at hamon ng pamilyang Pilipino. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max
Protect formula helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi't mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap, believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagbabalik ang ating kasama at kapanaling Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ang nagbabalik. Brother Ed, meron ka pa ba dyan ng mga text messages na natanggap? Yes, Father Bong, Nilson Malino, God bless. Mm-hmm. Si Miles watching from South Korea. Sabi niya, Blessed Sunday. Mm-hmm. Gandang gabi, Father Bong, Brother Ed, sa ating lahat ng mga kapanalig. Tropang Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Oh. Happy Father's Day, kapanalig. God bless. Coming from Rasek, Okrol. Mm-hmm. Si Susette Basilio. Happy Father's Day. Si Daddy Beethoven Senior at si Tatang Tranquilino at the one and only Boyet from all of us. Happy Father's Day for now. Desi Kelly, good evening po and happy Father's Day, Sir Ed and Father Bong. Thank you, Ma'am Desi, at saka si Bel Beluan. Good evening, Father Bong and Brother Red. Sabi niya, God bless. Ayun, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako din ay bumabati sa mga... Ito pare, nakikinig po. Yung sa Quasay Paris ng Santo Niño de Biolago, Quasay Paris, and then of course lalong-lalo na po yung taga mga Villa sa mga Villa Espanya ho, mga kapanalig. And then of course yun, sabi nga dito Susette Brother, ayan, nabanggit na po ni Brother N. So ngayon po mga kapanalig, dadako na po tayo sa mabuting balita. Ang mabuting balita po, mga kapanalig, ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, Taludo de Versikulo 26 hanggang 34. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano.
Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil na mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila ng higin na hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilianan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapanalig, mabagal ho, katulad ng pagtubo at paglago ng binhi, hindi minamadali ng Diyos ang tao. Iginagalang niya ang ating kalayaan na tumugon sa kanyang mga paanyaya. Magtatanim lang siya ng maliit na buto at hahayaan itong lumago ng mag-isa. Kaya dapat natin tandaan na hindi rin minamadali ang pagbabagong buhay ng ating kapwa at siyempre ng ating mga sarili. Kailangan ng matinding pagpapasensya dahil ang Diyos ay nagpapasensya rin sa atin. Alam po ninyo, mabagal, isang karakteristik. Ikalawa po, tahimik. Bakit ho? Simula noong ipananganak ang ating Panginoong Hesukristo, pinahahalagahan niya ang katahimikan. Isinilang siya sa isang payak na sabsaban sa Bethlehem, namuhay ng tahimik sa piling ng kanyang mga magulang na sina Maria at Jose. At nang tumanday, naglalaan ng oras sa tahimik na pananalangin bago magsimulang mangaral sa mga tao. Tahimik gumalaw ang Diyos. Ito po ang isa sa mga katangian niya. Kasalungat po ng galaw ng kadiliman na galit sa katahimikan. Kaya po, maglaan tayo ng oras sa katahimikan upang mapansin natin ang paggalaw ng kamay ng Diyos. So, una, mabagal, tahimik, ito, sunod, maliit. Bakit maliit? Tuwing sumasapit po ang ating kaarawan, di ba? Paisa-isang taon lang naman ang naidadagdag sa ating gulang. Hindi tayo tumatanda agad. O kung tayo'y naglalakad, paisa-isang hakbang lang naman. Kaliwa, kanan, kaliwa. Gayon din naman, ang paggalaw ng Diyos ay paunti-unting sapagkat alam niya ang kakayahan ng bawat isa sa atin. Hindi siya nambibigla. Nagsisimula po ito sa kadikalaan, sa kapayakan. Ang bawat malayong paglalakbay, mga kapanalig, ay nagsisimula
sa isang hakbang pasulong. So, mabagal, tahimik, maliit, at mga susunod na characteristics ay hindi halata. Hindi halata. Hindi napapansin kaagad ang pagkilos ng Diyos. Lingid ito sa kaalaman ng karamihan. Tayo ang bahalang tumuklas nito sa pamamagitan ng taimtim na dasal at pagkilatis, upang maihayag natin kung paano naging bukas palad ang Diyos sa atin. Sa gayon, ang nagpapalago sa atin, sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi dapat tayo manghinawa kung mabagal siyang gumalaw at tahimik, maliliit ang hakbang at hindi masyadong halata. May ginawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kinakailangan lang nating magtiwala at maghintay. Ang binhi ay lalago at magiging isang malaking puno na may malalabay na sanga at pamumugaran ng mga ibon. Mga kapanalig, ano ba ang buhay natin? Tayo ba ay sanga na buhay upang ang sangang ito ay magbigay din sa mga ibon na pwede silang nandoon, no? Kaya tuloy, kayang-kaya natin magbunga, may bunga ang ating mga gawain. Kaunti, dahan-dahan, maliit. Kaya nga mabagal, tahimik, maliit, hindi halata. Hindi halata, pero halata ng Diyos. Hindi mo halata dahil ang tubo nito ay tutubo at nang tutubo dahil mahal tayo ng Diyos. Siya ang nakakaalam sa mga bagay-bagay na kinagawa natin. Kung nakikita ho ninyo, ang aking suot ngayon ay green sa ilalim, no? Bakit green? Dahil po iyan ay ang simbolo na kapag ganito ang kulay, yan ay nagsasabi may buhay, mayroong mahalagang ipinapakita ang Panginoon na ang green pala ay simbolo ng buhay. Kaya nga, kung kayo titingin dito sa likod namin, mayroon pong green, no? Dahil alam ng mga tao na sabi, sama-sama tayong Pilipino. Sama-sama tayo, mga Pilipino. Kaya po, mga kapanalig, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa. Tayong lahat ay magiging kasama sa pagtatatag ng dahan-dahan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoon ay kasama natin. Ang mahal na Birhen ay isang modelo na kung saan kahit man nakikita niya at nakikita niya nang ipago ang kanyang anak sa krus, naroroon siya sa ibaba.
at hindi siya nawala ng pag-asa ng anak niyang ito ay siyang magliligtas sa ating lahat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. From darkness to light. Iyan ho ang nais ng Panginoon. Light, we must become also the light of the world. Because we are asked precisely to light that candle. And when that candle is tapos na, tayo ngayon ang kandila na hindi mauupos. Kaya po mga kapanalig, struggle. Don't give up. Meet all the challenges. Because in one way or another, we are helping the temple of God that we are. The temple that will last forever. And that temple is really kaharian ng Diyos. We are part of that temple. Kabahagi tayo sa temple na ito. Kaya nga the church is a missionary church. Yan ang tungkulin ng simbahan. Ng Temple of the Lord will start now slowly, yes, maliit lamang, lalago, but in the end, it will help us to be there together, mga kapanalig. So, mga kapanalig, our time now is 9-10 minutes after 8 in the evening. This time check. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for every day. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik hintabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintab na to the max, ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit at madupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang nabada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino.
DZRH TV Matchpoint Season 3 tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang pakikinig ng radyo ay parang kayamanang naipamamana sa bawat henerasyon ng pamilyang Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ikaw ba ay may kwento? Iniimbitahan ang bawat pamilyang Pilipino na i-share kung paano ninyo namana ang pagsubaybay sa DZRH. Ipadala lamang inyong kwento sa dzrhnewsdesk@gmail.com. 10 ang mabibigyan ng pangkabuhay at showcase mula rito sa aming himpilan at baka kayo na ang nararapat sa DZRH gawad pamilyang Pilipino. Dahil saan mang sulok ng mundo, nagpapatuloy ang kwento ninyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Nagbabalik ang ating kasama at kapanaling, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanaling. Ayan po mga kapanaling, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, marami ka pa dyan na natanggap ng mga text messages. Yes, Father Bong, mayroon dito good evening. Coming from Happy Father's Day pala, from Puerto Princesa, Silot. Tisha Pahitampil. Bumabati sa atin at saka Happy Father's Day. Susan Hoffman. Mm-hmm. Good PM, Father Bong, Brother Red. Happy Father's Day to all. God bless. Watching from Marikina. Thank you, Susan. Hector Javier. Salamat sa Panginoon. Masayang pagdiriwang namin ng araw ng mga ama. Salamat sa Diyos. Si Hector Javier Florence Regalo. Good evening, Father Bong. Mga kapanalig watching from Pila, Laguna. Also Blanca Manaba, good evening po sa inyong birthday. Blessings po sa apo na si Mia Bonto. Happy 12th birthday kay Mia Bonto, coming from Blanca Manaba. Thank you po from Antipolo, si Blanca Manaba. Thank you, ma'am. Ayun po mga kapanalig, bakit ang mga ama ay isang araw lamang ang inilalaan? Samantala, yung mga nanay ay araw-araw. Araw-araw ang kanilang celebration. Ang kanyang mag-alala, bukas Mother's Day na. Mother's Day na nga bukas. So,
Mother's Day talaga ay makikita ninyo ang pagmamahal lalong-lalo na ng mga Pilipino sa nanay. So ngayon po mga kapanalig ay ang ating panalangin, panalangin ng bayan. Isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso't isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ng kanilang kapangyarihan tungo sa tapat na epektibo at epektibong paglilingkod sa pamayanan sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga naghihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. At ngayon po mga kapanalig ay ang pagbabasbas naman na magmumula sa Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, napakinggan ninyo isang oras ang panalangin, ang salita ng Diyos, siyempre ho, ang tungkulin natin na ipahayag ito. At maraming salamat din kay Desigeli, kay Delia Doria. Good evening, Father Moore, Brother Ed. So may babatiin ka pa, Brother Ed, bago tayo magpaalam? Yes, thank you very much. Thank you very much sa ating mga usual texters and followers every Sunday. Medyo dumadami na. Thank you, Lord. At saka, good evening to Dicia Reyes Mabuhay, Rolando Miranda de la Cruz sa ating YouTube. Si Jam, good evening. Father Bong, Brother Red from Edmonton, Alberta, Canada. Okay, maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday. That's June 23. Uh-huh. At andan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksikliglig umaapaw. Ingat pa uwi. Father Bong, God bless everyone. Maraming salamat po. Ayan, yan si Father Ed Bo. At lahat, of course, ay lalong laro na nais ko rin batiin si President Junik Dao, no? Siya talaga ay tunay na tatay, gaya ni Brother Ed, no? Tatay. Mga fathers yan talaga. And then, of course, si
Joe Marie, no? Si Jomay. Oh. Jomay Paroco, Sir Jomay. Oh, may tatay din ba siya? Yes. Oh, yan pala. So kaming dalawa ni Brother Red ay nagsasabi po sa inyo, sumain nyo ang katotohanan, ang Diyos, ang katotohanan. God bless. Bye-bye.